It's our Hour Food Explorers! Dahil ang ingredients sa talaga namang nagdadala ng asim sa pagkaing Pinoy ang bida ngayong linggo. Simulan natin ang ating paglalakbay sa Pampanga. Dahil ang author and restaurateur na si Cloud Tayag, sasamahan tayong diskubrihin kung bakit patok sa ating mga Filipino ang maasim na lasa. Talagang vinegar and sour fruits, the asim, the acidity, is the most dominant flavor in Philippine cuisine in general. Kasi number one, vinegar is the most, you can say, accessible ingredient that is used, as a cooking ingredient, at the same time, pangsawsawan. And it can come, the vinegar can come from like any fruit, whatever is the predominant in one area, especially Quezon, all the way to Bicol, it's the coconut tree. Here in Pampanga, up to Ilocos, it's the sukan tubo, the Visayas. It could be from coconut, it could be also from nipa palm, sasa. Ganun din sa Bulacan. Well, it's a given that anything cooked in vinegar will prolong the shelf life. Gives it a new dimension. Tinatad, inihaw o kinisa. Nilagay sa sisig plate, tapos hinaluan ng itlog. Ito ang sisig na kilala ng karamihan sa atin dito sa Metro Manila. Pero alam nyo ba na sa Pampanga, ang sisig ay may maasim na pinagmulan? Way back like in the 1700, there's this Kapampangan Spanish dictionary written by a Spanish friar, Fraile Bergaño. The word sisig is already mentioned there. And it is defined as a salad served with a vinaigrette. It's usually given to a pregnant woman craving for something sour. Pero yung sisig nung araw, it's actually a snack. Talagang pinapapak mo yon in between meals or nagka-crave ka lang or just to satisfy your hunger. One Friday, I was invited to play hooky by my classmate na taga Apalit. Pagpasok namin sa bahay nila, sumalubong yung tatay. Pulutan ka muna. Yung sisig, basically, for the menfolk, it's something fatty to line the stomach before drinking. For 300 years, the sisig babi, synonymous with the sisig matwa, is the same, remained the same, meaning boiled and then soaked in vinegar. Pagkalipas ng dalawang siglo, isang madiskarteng tindera ng barbecue ang nagbigay ng bagong anyo sa kinasanayan nilang sisig. At kalaunan, siya ang kinaroonahang sisig queen ng mga Kapampangan. Aling Lusing Kunanan is supposed to be credited for having invented the sizzling sisig. So one time daw, according to Aling Lusing, may nag-order ng isang tenga, ganun. Eh sa dami ng order, nasunog, nakalimutan niya. Imbis na tatapon, magbabarbecue ng panibago, aba, pinagpag niyong abon. Tinatad niyang ganun, binagyan ng sibuyas, binuhusan ng suka, try mo yung bago kong sisig, sabi dun sa customer. Aba, nagustuhan. At that point, makita nung ibang customer, gumaya. So, yun ang nag-umpisa nung Aling Lusing sisig. Boiled, grilled. Sa bandang kamay nilaan, isa ring sisig revolution ang naganap. Kanya-kanyang version na, linagyan na ng mayonnaise, linagyan ng itlog. So, hindi na yung pulutan. Naging ulam na ngayon. Matapos niyang ibahagi sa atin ang nakakatakam na kasaysayan ng sisig, hahainan tayo ngayon ni Sir Cloud ng sisig matwa, ang OG version ng sisig. Ito basically parang maskara, so nandiyan yung tenga. Importante yung tenga kasi, the ears, no? Kasama yung nguso, hanggang yung nguso. So that means the whole maskara. Pakukuluin to, palalambutin. This is called the eardrums. Importante yung layering of skin, fat, and meat. Nandun yun. So hindi lang. And tutuusin, ito yung cartilage. Ito yung puti-puti. That's where the collagen comes from. The usual thing, sibuyas.
asin, paminta, tapos bay leaf. And the secret ingredient in boiling the pig's ears, pineapple juice. So, we all know that pineapple is a natural tenderizer. So, iikli yung boiling time mo. Okay, so pakuluin lang to hanggang lumambot. Siguro mga 20 to 30 minutes. Huwag nyo masyadong palambutin. Kailangan pa rin yung may, yung parang al dente yung kwan. Pag kinagat mo yung tenga, yung lutong nung lugutok, nung cartilage nandun pa. Sibuyas, munting asin, sili, paminta, suka, as in generous, swimming in vinegar. Tapos ako, lalagay ko konting kalamansi. Tapos ito. Tuwing magluluto tayo ng anumang putahe na maasim, suka ang ating go-to souring agent. Bukod kasi sa mura at accessible, ang Pilipinas ay tahanan sa iba't ibang halaman at prutas na pwedeng pagkunan ng suka. Dahil dito, suka rin ang isa sa mga produktong bumubuhay sa ating ekonomiya. In 2024, Pilipinas ang nag-aangkat ng suka sa mga bansang tulad ng UAE, America, Australia, Saudi Arabia at Qatar. Sa ngayon, tayo ang 13th largest exporter ng suka sa buong mundo. Samantala, para naman sa Bulakenyong si Manong Kiko na tubong paumbong, hindi lang niya kabuhayan ang paggawa ng sukang sasa, kundi pang-araw-araw na panata. Itong proseso po na ito, ginagawa niyo gaano po kadalas sa isang araw? Dalawang beses. Umaga at hapon. Kasi po, pag hindi nyo siya kinuha agad, masasayang. Oo, oh, masasayang. Ah, kailangan... Kasi pag ito hindi mo kinaritan o tinapas, titigil na po. Nagbabarito. Naginto, yan. So ginagawa po natin yan, Tay, para po patuloy yung kwan? Pagtulo. Okay. Mamayang hapon na yan, babalikan ka yan, mga alas 4, gaganyanin ko ulit yan. Pagka tigpas na yan, hindi ka makakakuha ng tuba pagka hindi mo yung nilagay ang panahon. Yung dila na ito kasi, malaki ang papel ito. Pag ala ito, tatapon la yan. Manunuloy la rito. Okay. Kaya nilagyan namin pinakadila yan. I see. Panahod. Oo nga naman. Patulayan. Yan. Ang tuba na ginagawang sukang sasa ay nanggagaling sa nipa palm na maaari ring kainin. So, yeah. Pwede. Malambot pa pala. Parang kaong. Oo. Actually, mas parang nyog siya tayo. Parang nyog. Parang nyog na hindi nagataan, parang ganon. Malalaman mong pwede na itong tabasin kapag namumula-mula na ang kulay nito. So ito na po, dito na po ulit mag-uumpisa yung cycle. Ayan, makikita natin, nagkakatas na siya agad. Tapos, tight pa na po yan. Pwede na po nating sabitan niya ng bukas pa, container. Bukas po? Bukas pa ng umaga. Kasi kung minsan, may kasi yung mapaitan. Yung una. Okay. Pagka gaya na yan, nakuha ko na yan, diretso na sa tapayan na yan. Amoy paraiso? Ang sukang sasa ang vinegar variety na kilala rin sa tawag na sukang paumbong. Bukod sa pagiging panimpla, patok din itong bilang sa usawan. Ngayon po, ito yung lumpia po. Unahan ko na kayo sa lumpia.